Mariing itinanggi ni Mayor Tomas Bonggalonta ng Bayan ng Pili na zero or non-compliant siya sa kautusan ni Presidente Rodrigo Duterte sa implementasyon ng Road Clearing Directive. Sa pinalabas na report ni DILG Secretary Eduardo Año, isa si Bonggalonta sa 10 local chief executives sa buong Pilipinas na kinasuhan ng administrative charges dahil sa di pagsunod umano sa kautusan at posibleng humantong sa pagkasuspindi nito. Una, yung unang kautusan ng sekretary ng DILG, Año, sinagot na agad kasi talagang hindi naman totoo, wala kaming ginawa. Ang dami namin ginawa. Mula nang mag-order siya na sundin yung kautusan ng presidente, yung sa road clearing, ginawa namin agad. Una, ang hiningi nila na dapat daw may ordinansa. Nung una wala. Pero ngayon may ordinansa na. Naisabit na namin yan sabay-sabay nung iba pang requirements. Number two, inventory ng lahat na kalsada sa Pili. Meron tayo dito, National Highway, yung nag-traverse mula sa Palestina hanggang Himaaw and Pawili. Yan, ang National Highway. Provincial Road, may inventaryo tayo. Mula Maharlika Highway to Tinangis, Highway to Minanuanan, Highway to Sagurong, 2 kilometers. Then, Highway to Kuri, 8.5 kilometers. Yan, may inventaryo tayo yan. Maliban dyan, yung Municipal Road, may inventaryo tayo, pati ng barangay. Okay. Ipinakita rin ni Bonggalonta ang mga nagawa niya noong road clearing operation. Subalit sa mensahe na ipinadala ng DILG noong October 21, 2019 sa nasabing alkalde, nakasaad dito na may bayolasyon umano ang LGU Pili sa enactment ng ordinansa sa clearing of roads at banning ng mga illegal obstruction. Wala rin umanong pinasang pag-conduct ng inventory ng mga kalsada. Gayunpaman, nakasaad naman sa explanation letter ni Bonggalonta na sumunod sila sa lahat ng kautusan ng Pangulo at nakapaloob umano sa kanilang report ang lahat ng kanilang records. Sa katunayan umano, patuloy pa ang kanilang clearing operation sa kanilang bayan. Yung bang aksyon namin, una, nag-organize kami ng task force clearing. Patapos pre-identify, ano ba ang mga sagabal dyan sa kalsada. Yung mga terminal, inalis namin yun. Katapos, ang mga terminal nasa ano na, sa loob na ng barangay. Katuwang namin dyan yung mga barangay officials sa panguna ng kapitan. Naglagay sila ng terminal, ng pipejack, tri-mobile, then yung multicab. Okay. Pangatlo, ano ba ang ginawa namin sa mga tinanggalan, yung rehabilitation, o may ginawa din kami. Kaya kompleto. Kaya lang, bakit na single out naman ang Pili? Sa likod nito, nagtataka umano si Bonggalonta kung bakit napasama siya sa lista ng non-compliance kayong mayroon naman umano silang pinasang reports sa nasabing direktiba. Nabanggit rin ng alkalde na posibleng nahaluan na ng politika ang DILG rason ng pagkasangkot niya rito. Sa tingin ko, mga nag-apod pangasin, mga politiko man. Handa naman umano si Bonggalonta na magpaliwanag ng personal sa DILG dahil alam umano niyang sumunod ang LGU Pili sa kanilang kautusan. Mula dito sa Bayan ng Pili, Eden Florarita, Beach TV News. Tara na sa JJC Suds Laundry Services. Wash, dry, fold, and chill. Enjoy free Wi-Fi and TV viewing while waiting for your laundry in their fully air-conditioned and spacious laundry lounge. JJC Suds Laundry Service has also a parking space for easy drop-off. They also offer cold soft drinks, hot coffee, and other snacks. Convenience at your fingertips while you wait. JJC Suds Laundry Service also offers self-service and same-day pickup delivery. Highly recommended talaga for superb customer service.
Located at Unit 1-E, Red Quarter Residences, Don Street, corner Dayangdang, Naga City, with contact number 0906-239-1957 or 0999-9899-7714. So, ang extra service na ino-offer po namin ay comforters, ironing of clothes, hand wash, dry cleaning of shoes, and dry cleaning of clothes. JJC Suits Laundry Services. Convenience at its best.